Yung ginandahan pa nila yung mga angulo nila, akala nila nagpi-picture taking lang ako, hindi nila alam nagbi-video na ako. Good day everyone, I'm Jed. I upload facts research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. At dahil sa awa naman ni Papa G ay nakapasa tayo sa lahat ng mga medical exams na ginawa doon sa ka-tie-up ng company na inapplyan natin. Kaya naman ngayon ay day 1 na ng ating training. So ayan nga, nagising ako ng 3 o'clock ng hapon. Actually, hindi na ako masyado nakatulog niyan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako excited. Pero, alam ko lang, mababaw yung tulog ko that time. So nagising na nga ako ng 3 o'clock and then nag-decide na akong bumangon. Kasi pag hindi ako bumangon, baka makatulog ako ng tuloy-tuloy at hindi na ako magising. Hindi na magising, wag naman. Ayun nga, so niligpit ko na yung aking higaan. And then time to prepare na, ayan ang lola nyo. Tingnan mo, nahubo-hubo pa yung aking short, yung aking panty. Tapos ayun, since wala na pala akong kape, lalabas muna ako para bumili ng kape. And ayun nga, nanggaling na ako sa tindahan, bumili na ako ng kape, bumili rin ako ng birch, ng gatas, kasi masarap paghalu-haluin yung tatlo na yan. Ayan. So, hindi kasi ako nakabili ng maramihan, siguro mamaya na lang kapag hindi na ako busy, ganun. And then, ayun, ang kasunod kong ginawa ay nagpainit ako ng tubig para sa aking kape. Ayan, ang ginagawa ko kasing kape, pag nagkakape ako, pinaghalo-halo ko yung tatlong sangkap. Yung 3-in-1 na yan, and then yung stick pack na black coffee, and then nilalagyan ko siya ng gatas. Alam nyo na yung gatas na ginagamit ko dyan yung brand, ayoko na lang magbanggit, basta alam nyo na yun, gano'n. And then, hindi pa nagtatapos doon, syempre, after ng gatas, kape at black coffee na yan, syempre, hindi pa rin ako kontento dyan. Mas masarap kasi yung naging resulta niya kapag nilalagyan mo siya ng sugar. Kahit kalahating kutsara lang siya ng asukal, tinutunaw ko muna siya sa tasa ko, sa mug ko, ng tap water or hot water. Bahala ka kung anong trip mo, basta matunaw yung sugar, gano'n. And then, pak, ayan, nag-almusal na muna ako dyan. Kulo na yung water ko, ilalagay ko na siya sa kape ko. At sobrang sarap nang naging resulta ng kape, ng pinaghalo-halong kape na ginawa ko. With coffee, 3-in-1 coffee, with 3-in-1 coffee, and may milk, and then my stick pack na kape. May asukal din syempre. Ganon, kaya try nyo rin yun. And then, after nun, ininit ko yung ulam ko. Yung ulam ko na yan is last night yan. And then, ininit ko na lang para may kainin ako bago umalis. And then, nung mainit na, ayan, hinalo-halo ko ng konti. And then, nagsandok na ako para makakain ako. And para makaalis na rin ako ng, I mean, para pag umalis ako, hindi ako gutom, ganon. Ayan, ang ulam na yan is pancit canton. Nilagyan ko lang siya ng gulay and then ng sardinas. Try nyo rin mga kaspatter, sobrang sarap. Ayan, mas maganda kasi kapag medyo matagal yung pinakukulo yung sardinas na medyo lumalapot na siya. Alam nyo ba mga kaspatters na ang sardinas ay may sangkap na collagen na maganda sa ating skin. Hindi man nalata sa akin pero maniwala kayo, may collagen talagang sangkap ang sardinas, ganon. At ayun nga, pagkatapos ko maligo ay nagbihis na ako at syempre konting harap-harap sa salamin, ayusin ang sarili para siguradong presentable ganun. At dahil day 1, kailangan ng kaldag. At syempre, hindi mawawala ang ating mahiwagang relo para mamonitor natin ang ating time clock. Ganun. And ayun nga, almost done and all set na ako. Nag-aantay na lang ako ng oras. And then syempre, final touch muna sa harap ng salamin para siguraduhin na kaaya-aya ang itsura natin. Bawi na lang tayo sa maayos na damit at pagbihis. Okay, so dyan muna kayo at lalabas na tayo para makahanap ng sakayan. And of course, kailangan natin umupo sa harapan dahil syempre masyado tayong ready. Hindi tayo masyadong ready kaya kailangan sa harapan. Mahilig talaga ako umupo sa harapan ng jeep sa driver. At pagdating ko nga doon sa Pasay, syempre hindi ko pa masyadong kabisado ang office. Kaya sumakay na lang ako, nagpa-service ako doon sa mga Bokyo. Bokyo ba ang tawag dyan? I don't know. Para mga e-bikes sila na mayroong sakayan sa likod and then may driver na isa sa harapan. Nagpahatid ako directly doon sa building kung saan doon located
mismo yung office para siguradong hindi ako malate at hindi ako magkaligaw-ligaw, ganon. And finally, natagpuan ko rin yung building kung saan ako talaga mag-office, and then tumawid lang ako ng konti kasi yung Bokyo na sinakyan ko, hindi siya pwede doon mismo sa harap ng building maghinto. Kaya ayan, sinundan ko na lang yung mga naka-ID din na katulad ko. And of course, nakapasok na tayo doon sa loob ng elevator. Buti na lang at hindi tayo kinain ng elevator. Ayan, so marami din kasi akong kasabay dyan kaya medyo nailang ako mag-video. And then, andun na tayo sa floor kung saan talagang, ayun, dadudun yung pinaka-office na kailangan kong pasukan. And then, server training po. For training. Diyan na muna kayo and subscribe for more updates. Update ko po kayo sa mga susunod na mangyayari.